666 Impormasyon. Servisyo umaapaw ng malasakit. CPIO Talwer. Una, 66 umaapaw. Magandang hapon, lambak ng Cagayan. Narito na naman po ang Cagayan Provincial Learning and Resource Center para magbigay sa inyo ng mga bagong kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubreng bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Caygandang Alamin. Magandang hapon po. Ngayong hapon na ito is makakasama natin ang isang tanyag na library dito sa ating bansa, which is the National Library of the Philippines. And under, through the persons of Sir Chad Aren Diaz, sa National Library of the Philippines, sa Public Library Division po siya. Ngayon hapon na ito, siya yung ating makakasama at ating tatalakayin, kasi ngayong buwan ng Marso ay buwan po ng National Public Library Day. So at yun po ang tumpok ng ating discussion ngayong hapon na ito. So hindi na natin patatagalin, nandito na ngayon si Sir Aren, si Sir Chad bilang ating panauhin ngayong hapon na ito. So Sir Chad, take it away, pwede ka muna mong bumati. Sige, pahabol pala Sir Chad, no? Nagpaparecard si Sir Mike sa inyo dyan, Sir Mike, kasi wala po siya ngayon, busy po siya ngayon sa office. And then yun po, ang pinapaabot niya po yung regards niya po sa inyo dyan sa National Library. Okay, Sir George, pwede ka na po bumati muna bago ang talakayan natin ngayong hapon na to. Sige po, magandang hapon po sa lahat po ng ating mga tagapakinig po, no, dito po sa ating programa, saka sa mga nakasubaybay po sa atin. So, muna po dito sa National Library of the Philippines, sa Public Library Division, isa pong pagbati din na at happy 62nd Public Library Day nga po, kung mawagin po natin. Good afternoon din po, Sir Alfred. Yes, sir, thank you, sir, po sa pag-invite po sa amin po sa inyong programa po. Okay. Bilang pagpapatuloy, sir, no? Sige, magdere-diretso na tayo kung ano ba itong bakit natin sineselebrate ang National Public Library Day every March, particularly March 9 po ng all of the year. Mm-hmm. So, may batas ba to, sir, para i-celebrate itong National Library of itong Public Library Day, I mean? Yes, actually meron pong meron tayong batas or parang proclamation number as early as 1959, sa panahon po ito ni late President, hindi ako nagkakamali, Carlos P. Garcia, na through proclamation number 563, dinedesignate po yung March 9 as our public library day, na kung saan, yun nga po, lahat ng public libraries, kasama na po ang National Library of the Philippines, ay inaatakan na magkaroon po tayo ng nationwide celebration para ma-promote pa po natin yung mga public libraries natin. Yes. So parang yung bawat library o public library dito sa Pilipinas ay gagawa ng mga kanya-kanyang pakulo o activities in celebration po sa Public Library Day natin, which is yes, itong buwan ng Marso. Yes. So yes, sir. Ngayon, sir, is atin na pong discussion o mag-discuss na po tayo dun sa inyong slide, sir. Ay, sige, sir. Sir. Kikita nyo yung slide nyo, sir? Hindi pa po, sir. Ayan. So, muli po, yun po, magandang hapon po. Ako si Chad Diaz mula po sa National Library of the Philippines, Public Libraries Division po, no? So,
Ang ating pong ibabahagi po sa inyo ay about po sa Public Library Division at kung ano po yung tinatawag po natin na Public Library Day. Pero ngayon po, simulan po muna po natin kung ano ba yung tinatawag po nitong Public Library Division. So the Public Library Division po kasi is a division under the National Library of the Philippines. So the National Library of the Philippines through the Public Library Division acts as the central node of the country's public library system. Pag sinabi po kasi natin central node, may halimbulad natin po sa parang sa puyong inay o nanay ng mga public libraries po natin dito po sa buong Pilipinas. Yes, po. So dahil po ang National Library po through the Public Libraries Division is the central node of our public library system, kami naman po sa division ay nakatasan to link our public libraries, particularly in terms po sa information system and sa service orientation. Pag sinabi po natin kasing service orientation, kumbaga ang magiging servisyo po ng ating mga public libraries mula po dyan sa pinakataas po na part po ng ating bansa, sa Batanes po, hanggang sa pinakadulo po sa mga kasamahan po natin sa Mindanao. Dapat pare-parehas po yan eh, na mga binibigay po na service sa ating mga kababayan. And pag sinabi naman po natin information system, hindi na lang siya limited na more on sa technological innovation. Kumbaga, kasama na rin dyan yung mga resources na dapat meron ng ating mga public libraries. Mm-hmm. Kaya naman po, dito po sa susunod po yung slide, makikita po natin kung ano po yung talagang mga core functions po ni Public Library Division. Una na po dyan yung pag-implement po ng Republic Act No. 7743 na kung saan ito po yung batas na nagmamandato ng establishment of our congressional, city, and municipal libraries, pati na po ang ating mga barangay reading centers throughout cities. So meron po tayong batas na yun nga po, dapat magkaroon po ng mga public libraries po mula sa national level hanggang po sa mga local government units po natin. So yun nga po sir, napakaganda tong batas na ito kaila sapagkat dito po sa Cagayan Province mismo po kung hindi po kami nagkakamali sa library, ang mga municipal libraries pa lang po na na-establish na libraries dito sa Cagayan is mga 6 pa lang po, which is 29 municipalities and 28 municipalities and 1 cities po ang province ng Cagayan, 6 lang po dun po ang may mga municipal libraries tsaka city library. So yun po yung work out po namin dito sa provincial library na mag-create din sila ng kanilang mga municipal libraries or city municipal libraries and barangay libraries po para sa kanila. Pero yun nga po yung in-work out naman namin since noong 2018 pa kasi nagbibigay na kami ng mga book donations sa mga barangays and sa municipalities. Opo, maganda nga po yung ginagawa niyo rin po, no, Sir Alfred. Kumbaga, tulong-tulong po tayo eh. Kasi dito nga mamaya po makikita natin pag diniscuss natin yung Public Library Day na as early as 1959 nakikita na talaga nila yung kahalagahan ng ating mga public libraries eh, para sa development ng ating mga kababayan. Yes sir, yes sir, tama po. Mm-hmm. Sige po, pangalawa naman po sa function po ni PLD is ito po yung pag-select, evaluate and allocate books and other library materials for distribution to all affiliated public libraries all over the country. So sa ngayon po, hindi na lang po books ang binibigay po ni National Library, pati po yung ating mga electronic resources. Yes, kasi sumasabay na rin po tayo sa panahon na hindi na lamang po nakafocus sa mga print materials yung binibigay po natin. So yun nga po, dun sa print materials yun, siyempre sumasabay na rin kami sa provincial library. Kakabili nga lang namin ng mga e-resources namin ngayon. So plus na yung mga free na e-resources na manggagaling sa inyo. So malaking tulong yun sa mga client namin dito sa probinsya. Lalong-lalo na po ngayon sir na may ano, no, na may pandemic tayo na talagang yung mga constituents natin hindi makapunta sa mga libraries natin, no? Yes po. Kumbaga, kahit sa Cagayan po, naka-MGCQ na po tayo, no? Kung hindi po ko nagkakamali. Ano sir? MGCQ na po ang yes, Cagayan. Yes po, opo. Yes sir. Ayun. Kahit na MGCQ na, limited pa rin yung pwede nating papasukin. Yes sir, yes sir. Sa libraries natin. Ayun po. Kaya,
Sa pangatlo naman po na function po ni DLD, ito po yung pag-establish po ng mga training programs and conduct capacity building for librarians, library and charge and library staff. So, ito po yung mga iba't ibang mga training programs na ginagawa po ni DLD para mas ma-uplift pa po yung mga skills ng ating mga public librarian po. Of course, kasama na rin po dyan yung mga library in charge po natin kasi alam naman po natin na hindi po lahat ng mga library natin dito kumbaga, nakapulang po tayo sa ano talaga sa mga librarian po. Yes, kinakapacity din po natin sila. Yun nga sir, ang problema dito sa atin ngayon, yung kulang na kulang yung supply ng librarian dito sa Pilipinas. Kaya yun nga, nagiging sa mga schools, magiging may teacher in charge na lang na librarian sa mga school nila. Maging sa mga municipalities, parang yung meron na lang silang library in charge sa mga municipalities nila. At least, gumagawa naman ngayon ang NLP ng kaparaanan para ma-exercise nila kung paano ba talaga ang profession ng isang librarian. So yun, yun yung tamang term. Alam naman po talaga natin yan na kulang po, pero yun nga, tulad din sa sinasabi nung sa batas, kaya katulong din natin dyan, alam ko yung PED, ginawa na rin yata nilang priority course ang Library Information Science para nga mas dumami pa yung mga librarian po. Kasi kulang na kulang po talaga tayo. Yes, sir. Ayan po. Sa pang-apat naman po, sir, punta po ako yung PLD din po is in charge po sa pag-supervise po sa Power Value Field Library. Ito po yung sa Batano, sa Bohol po, dito sa Mandaluyong, Metro Manila, sa Ilocos Norte, and meron kami po sa May Tondo, Manila. So ito po mga field libraries na kung tawagin, ito po yung mga congressional libraries natin. Mga natayo po ito na may mga sarili po silang batas sa ano po, kaya naka-angkla po sila dito sa atin sa public library distribution. Okay. Ayun po. And then, kung makikita nyo rin po sa next slide, ito po yung aming organizational structure sa ngayon sa public library distribution. So, makikita po dyan, dalawa po yung section dyan, mamaya at kasadahan po natin. So, kasama na rin po dyan yung makikita nyo po sa baba ng in-charge field library unit, yung ating, ito po yung ating field library dito po sa May Ilocos, yung Christina Marcos sa Memorial Library and Museum po yan. So, dyan po sa mga field libraries po natin, ang humahawak po dyan ay mga tauhan din po nang galing po dito sa National Library of the Philippines po. Okay. Ayan po. Sige sir, tuloy lang po natin sir. Tuloy lang po tayo dun po sa mga section po ng PLD naman po. Sa next slide po. Ito po yung dalawang section po. Unahin ko po yung field libraries, library establishment and affiliation, monitoring and evaluation section. Ito yung isa sa may pinakamahabang section dito sa pangalan ng section dito sa National Library. So, ito po yung actively na nagka-campaign po sa establishment ng ating mga public library. So, sila po talaga yung parang pinaka-encourage po sa pag-implement po ng RA 7743. Specifically po, sila po yung nagpo-provide ng guidance and technical assistance to local government units in the establishment, development, and maintenance of public libraries in provinces, cities, municipalities, and reading centers po natin. Mm-hmm. And at the same time, ito rin pong section po na ito ang nagpo-coordinate sa Collection Development Division, yung division po in charge po dun sa Collection Development Plan po ni National Library, ni National Library of the Philippines para sa mga acquisition strategies for library resources, both po sa print and digital formats. Yes. Tapos, ang section na rin po na ito ang nagbibigay po ng initial book allocation po para sa mga newly affiliated public libraries natin. So sir, kung meron po tayong mga babagong mapapa-affiliate po natin dyan sa province natin, makakapag-provide din po si Public Libraries Division at National Library of the Philippines po ng initial book allocation para rin po sa kanila. And kapag ano na po sila affiliated,
meron na rin pa rin po naman ang annual allocation na manggagaling po mula po dito sa National Library of the Philippines. Okay, so ang alam ko sir is meron na pong dito sa province ng Caygan is meron na pong naki-affiliate dyan sa National Library. Maliban lang po sa Provincial Library at saka meron na rin na-endorse ata si Sir Mike before na naki-affiliate na po dyan sa National Library natin sa Public Library. Opo. Yun nga, itong part po na ito yung lagi inaantayin eh. Kumbaga, ito yung isa sa mga blockbuster service ng Public Library. Yes, division. Kasi yung mga librarian at library in charge nagdudumog dyan para kunin yung kanilang mga locations. Part din kasi nalinali yun ng ano, ng tawag dito, parang paglalakbay nila papunta sa mga ano time na rin para makalabas sila sa kanilang office para kunin yung mga location. Opo. Para makapagwalay din ba? Di ba sir? Ako nga po sir, kung ma-share ko lang po eh, sa parang pang fifth month ko pa lang po dito sa Public Libraries Division sa National at sa National Library actually, may mga nagpunta na rin po dito na kumuha ng mga allocation nila. Yun lang, medyo natagalan kasi nga nagkaroon po tayo ng pandemya po. Hindi agad-agad pwedeng makatravel. Yes. So yes, po, sir. Talagang tuwang-tuwa po yung ating mga public libraries kapag may mga nakukuha tayong mga bagong resources po. So yun po. So, kasi na-experience ko na rin yung kumuha dyan ng book allocation, sir. Yun nga, natutuwa kami kasi yung mga librong marireceive is bago lang. Mm-hmm. Tapos sasabihin pa sa amin yung magkano yung amount. Ala, ganito pala ka amount yung na-receive na. Mm-hmm. Mamahal pala nito, sabi niya gano'n. So yun yung experience dun, sir. Nung nag-aaral na po, akala ko mga pag sinabing donation, talagang baka nag-huluma na po. Yun doon, nagulat din ko ako na bago talaga. Bago mga idodonate. Yun nga, sir. Po natin. And then, part din po ng trabaho ko ng food libraries, library establishment and affiliation sa monitoring and evaluation. The next slide po natin yung distribution po ng library resources to the country's public library system. Pag-monitor po ng mga at evaluate po ng mga status po activities ng ating mga public libraries po, pati na rin po yung kanilang mga servicio. Para ma-ensure po namin na, kumbaga, nag-perform pa rin ng tama yung mga public libraries natin at hindi sila napapag-iwanan doon ng panahon. Yes, kaya naman, kasama rin po dyan yung minimintin din po namin yung up-to-date database po ng ating mga public libraries, kung sino po yung mga library in charge po nila, ano po yung mga contact details po nila, yes, para kung paakali pong meron po tumawag sa amin o mag-i-inquire po kung meron ba tayong library dito, pwedeng-pwede na po namin agad na ma-refer na ito po yung hahanapin ng tao, ito po yung library natin, ito po yung contact details po nila. Part na rin siguro doon yung monitoring nyo, sir, doon sa ano, yung monthly reports ng mga libraries, ng mga affiliated, mm-hmm, doon sa mga statistics reports nila, ni sir, no? Kasi isa rin po ako doon sa mga nagsasubmit doon. Then, actually, ang yung library na awardan din before, dahil po dyan sa ano, sa mga pagsasubmit ng mga statistics na yan. So, lately lang yung na-receive naman namin na recognition is monthly completers ng submission ng mga ano. Mm-hmm. Yes. Tapos, nung last year, ganun din ulit. Basta, marami na rin to tayong na-receive na ano, recognition dyan sa National, mm-hmm, the National Library. Nakita ko nga po ang Caygandang po natin, Provincial Learning Research Center natin. Talagang active po sa pagsasubmit ng mga reports po. Yes, so congratulations po sa inyo, Dr. Mike po, at pagpatuloy lang po natin yung gantong magandang nasimulan po natin. Kasi at least nakikita po natin talaga na ito yung mga activities ng ating mga public libraries, ito yung mga users nila. Hindi lang naman po siya basta po statistics. Kasama rin po dyan, nakikita namin ano pa yung mga servisyo na binibigay po ng ating mga public libraries. Yes, so lalong-lalo na ngayong pandemic, ang daming alternatives na pwedeng ibigay sa mga client natin kahit na yung physical ano, contact is pinagbabawal pa rin. So napakarami na, marami kaming mga bagong service ngayon sa library, which is ngayon din in connection to the celebration ng ano, ng Public Library Day natin is meron kaming upcoming activities na, which is yung slogan, poster, at saka vlogging dito sa library. So abangan na lang po ng mga taga-subaybay namin o yung gustong
maging parte o maging participant o contestant dito sa event na to, ay popost namin po sa library page namin at together with the CPI po. So, abangan nyo na lang po mga televiewers natin. Ay, maganda po yan. Magandang activities po yan. Lalong mapopromote po yung ating library po at magiging visible talaga sa ating mga kasamahan po. Yes, sir. Yun nga yung mga aspect ng yung tawag dito. Yung part na rin ng celebration nga ng Public Library Day. So, yung mino-work out na namin yung mga kailangan gawin, mga infographics para sa doon sa mga ipopost namin kung para may guide po yung mga contestant na sasali doon sa mga event na yun. Sige po, maganda. Antabayanan ko rin po yan, sir. Titignan ko rin po. May mga kamag-anakan din po kasi ako dyan sa Cagayan po. Baka tali din po sila dyan. Per municipality po ang ating ano, sir. Ipa-plug ko na lang. Yung mga sa mga contested event namin is one entry per municipalities po. Sige po. So, ayan sir, yun nga po sir, no, puputulin na muna natin yung discussion natin ngayon, parang hindi natin matatapos kasi yung oras natin hanggang 30 minutes lang tayo. Mm-hmm. O yun nga, ayun, matatapos na yung oras natin sir. So, kukontakin na lang namin ikaw for your availability ulit sir at para ipagpapatuloy natin tong usapin natin na to. So, sir, sana available ka sir for these coming days. Sige, ano po, sige po, ayusin natin po yung schedule po natin kasi yun nga po, kahapon kasi talaga nag-start yung public library day po natin. Yes, sir. And then, ang activities naman po ni National Library of the Philippines ay pasunod po. So, pinauna po namin yung mga public libraries po natin para on their own makapag-celebrate po sila ng mga activities nila. And then, susunod naman po kami ng mga activities. Okay, sir. So, okay lang po po, sir, na last minute po mag-plug din po ako. Ay, sige, sir. Sige. Sige po. Bali po, sa Friday, magkakaroon din po kami ng activity in connection po sa Public Library Day. Yung title po ng activity namin, yung Buknayan, ang Talakayan sa Pampublikong Aklatan. First time din po itong gagawin ni Public Library Division. Para din po itong talk po na pag-uusapan po natin yung mga issues and concerns po na kinaharap ng ating mga public libraries. And at the same time po, next week, March 17 po, sama-sama po tayo na magkakaroon din po ng activity ang National Library of the Philippines na kung saan ikakaskip po yung mga key resources po ni National Library of the Philippines para sa mga public libraries natin. And magkakaroon din po tayo ng happy conversation kasama yung mga local chief executives po natin at ilang mga public librarians po sa hapon. Okay, abangan din namin yan, sir, dun sa mga e-resources na pwede namin makuha para sa inyo, sir. Mm-hmm. Okay, maraming salamat, Sir Chad, sa pagpaunlak nitong invitasyon na to. Sana sa susunod pa na araw para may pagpatuloy natin yung discussion natin about dito sa Public Library Day po natin din na sineselebrate natin every March 9 of the year. So, maraming salamat, Sir Chad, sa pagpaunlak natin. Imbitasyon ngayon hapon na ito. Salamat din po, Sir Alfred. Salamat din po sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po sa ating teleradyo po. Okay. Regards na lang po dyan, Sir. Sige po. Regards din po, Sir. Okay. At ito na po. Magpapaalam na po ang library. Ito ang iyong programang magpapaalam ng mga ganapan sa pampublikong aklatan. Nang lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Caygandang Alamin. Maraming salamat. Bye-bye. Adios. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.